Legendary po ito sa Navotas. Kumbaga, hindi ka taga Navotas kung hindi mo alam ang Petron Restaurant. Sarsa pa lang, ulam na. Ano nga bang masarap na lutong baka? Caldereta, mitsadong baka, mitsadong dila, or sinarsang dila. Yung bulalo din po, tsaka beef tapa. Yan po yung binabalik-balikan. Lutong bahay ng mga putahing baka, bestseller lahat dito sa isang lumang karinderya. Sugurin natin at tikman itong lumang kay ng matatagpuan dito sa tinaguriang Fishing Capital of the Philippines. Philippines, Navotas! Ako po si Paola Bianca Angeles Ocampo, third generation na nag-handle ng Petron Restaurant dito sa Navotas City. Nag-start siya sa katabi ng Petron na gasolinahan. Starting 1970s po, from Lola to anak ng Lola si Daddy. Tapos ako na po. Nakilala yung Petron, sa Lola ko pa lang po yung mga ulam, yung caldereta, yung mga desarsa po. Kaya may tagline eh, yung sarsa pa lang, ulam na. Yun po yung sinasabi nila. Pansit Malabon, yung mga bihon, meron din po kaming ganun. Kumbaga, hindi lang po kami yung ulam na isinaserve namin sa tao. So, may mga pansit din po. Na meron din naman po dito. Pero ang kinaibahan po kasi nung Pansit Malabon naman. Sa amin kasi, more on pork, yung pinakasos namin may giniling. Lumang karinderya na may iba't ibang klaseng ulam, mapaprito, sinabawan, pansit, gulay at mga desarsa. More than 50 years na rin palang nasa industriya. Pero hindi man lang natin madalas makita sa mga social media. Minsan lang natin ito nadaanan doon sa listahan natin ng underrated, hindi viral o trending na episode natin ng Kamanava. Pero sobrang bilis lang noon. Halos dalawang ulam nga lang yata yung napakita namin at nakain doon. Kaya nangako kaming babalik para alamin ang buong istorya. Kaya eto na nga. Ano-ano nga bang mga ulam ang hindi nawawala mula noon hanggang ngayon? At gaano nga ba talaga karaming putaher sinaserve nila dito sa Petron? Best seller is caldereta, mitsadong baka, mitsadong dila, or sinarsang dila. Yung bulalo din po, saka beef tapa. Yan po yung binabalik-balikan ng mga parokyano po ng Petron. Nasa 20 dishes po na pwedeng pagpilian po ng ating mga parokyano po kada araw po. Makakasigurado po kayo na yung quality na sinerve ng lola ko sa tatay ko hanggang ngayon, kumbaga yun pa rin po. Same ng lasa kasi bata pa lang po ako, yung isang cook namin dito, si Kuya po. Nandito pa rin siya hanggang ngayon. Kumbaga yung quality ng luto, natandaan niya. Hanggang ngayon, ina-assure namin na kung ano yung lasa ng dati, yun pa rin yung babalik-balikan ng mga tao. Ito kasing Petron, kung mafe-feel nyo yung old vibe eh. Kumbaga parang pag galing ka sa ibang lugar, pag dumating ka dito, maa-amiss ka kasi parang ay luma, di ba? Yung lumang feels po. Kasi nga po, ang pinaka-goal natin is mapa-feel natin sa mga kliyente natin na kung ano yung dati. Pag bumalik sila, yung parang may memory sila na ah, ito pa rin yung upuan na inuupuan namin, ito pa rin yung lamesa. Yun po yung feel na pagdating mo dito, yung iniwan mong Navotas, pagbalik mo, ito pa rin. Andito pa rin, parte ng legacy ng Navotas ang Petron Restaurant. Kaya itong Petron, legendary po ito sa Navotas. Hindi ka taga Navotas kung hindi mo alam ang Petron Restaurant. Sa mga tauhan naman po, matatagal na po sila. Parang every mga bata pa lang ako, talagang nandito na sila. Hanggang ngayon, nandito sila. Kumbaga, araw-araw, kung wala sila, maybe kasi, siguro hindi ako din ma-move forward eh. Kumbaga, malaki ang pasasalamat ko sa mga tauhan kasi araw-araw, sila yung kasama ko sa pagluluto, pagsaserve ng mga pagkain. As in, lahat po na employees dito, matatagal na. Karamihan dito yung mga disarsa at sobrang sikat din dito yung mga lutong baka. Mula mechado, asado, bulalo at kaldereta, pinabalikan dito pati yung bistek, tapa, pati na rin yung dila ng baka. Luma o medyo classic ang feels, parang yung mga nakikita natin sa lumang pelikula. Sinadya daw na hindi nagalawin yung design, ipipreserve na lang, ayaw gawing modern para laging old school pa rin yung vibe. Ano-ano na nga bang mga pagsubok ang pinagdaanan itong lumang kainan? Paano ito tumagal ng ganito na halos more than 50 years na palang nagsusurvive? Ang pagsubok kasi hindi yan nawawala sa buhay. Araw-araw, kahit anong pagsubok, kahit sobrang bigat pa yan,
Wag na wag kang susuko. Lalaban at lalaban ka. Palagi mong titignan yung mga, hindi lang sarili mo, pamilya mo, and yung mga taong nakasandal sa'yo. Sa mga pagsubok na na-experience ko, lalo na after pandemic, kumbaga parang sa iba yun, pag mahina ka, susuko ka agad eh. So dahil nga ang mindset ko is hindi lang pang sarili ko, yung pamilya, yung mga tauhan ko na matatagal na, na umaasa sa Petro. Yun po yung naging motivation ko na lumaban. Sa pagsubok, araw-araw yan nandyan. Kapag business owner ka, lalo na may mga matitindi talaga. Yung mga problema, hindi naman ikaw yung dahilan, pero andyan ka eh. Kumbaga, kailangan harapin mo yun. Huwag kang susuko, laban at laban lang palagi. Focus, saka yung goal mo. Basta as long as yung intentions mo ay pure para sa lahat, huwag na huwag kang susuko. Mga Cubs, iniimbitahan ko kayo na tikman at dumayo kayo dito sa Navota City sa Petron Restaurant located sa 409 North Bay Boulevard, Navota City. Open po kami simula Monday hanggang Sunday from 8 a.m. to 9 p.m. And close naman po kami every holidays. Tikman nyo ang aming legendaring ulam. Talaga namang manyaman, Kenny. Manganda na mga Cubs! Kainan na mga Cubs! Welcome back dito sa Nabotas. Nandito tayo ngayon sa Petron Restaurant. Ito, Tol. Napuntaan na natin ito noong nakaraan. Pero gaya na ipinangako natin, babalikan natin ito. Yan. Ito na yung pangako nga na tutupa rin. Ipe-feature na natin lahat ng ulam. Kasi nung huli tayong pumunta dito, dalawang ulam lang natikman natin. Kaya nga, Tol. Kasi dumaan lang tayo talaga, literal. Mm-hmm. This time, halos full menu na to. Meron tayo ditong bistek o beef steak. Halos lutong baka lahat to. Kalderetang baka. Meron din tayong morkon. Tapos dito naman, Tol, meron tayo ritong mechado, tsaka meron tayo ditong tapa. Baka din yan, Tol. Yan. At meron pang isa pang baka na malaking bowl. Ito naman yung bulalong baka. Magsawa tayo sa baka dahil ito ay isang lumang restaurant o lumang karinderya na nagsiserve ng maraming lutuing baka. Baka naman, pwede na nating simulan. Simulan na natin. Ako, okay. Dito muna ako sa bistek. Ako, Tol, dito ako kukuha sa mechado. Cheers! Cheers! Baka! First time ko itong marinig man, itong bistek. Dutong bahay, hindi mahalat, hindi maasim, hindi matamis. Ito yung bistek na kilala ko pag niluluto sa bahay. Normal na bistek. Yung mechado, Tol, medyo may konti siyang asim. Hindi ko alam kung style nila yon. May konti lang, konting asim lang. Tikman natin yan. Ito naman, kaldereta, natikman na natin to. Mukhang malambot pa rin ang kanyang karne. Pag pinilas mo kasi yan, kagaya last time, napakadali. Ayan o, ganun pa lang, hihiwalay na o. Punit eh. Diba? O. Push-push pa lang yan. Kuha tayo isa. Ganun pa rin consistent. Testing ko yung tapa. Ayan o. Ayan o dyan. Ay, masarap yun. May sausawa, no? Oo, Tol. Ito, may sukari ito. May sibu-sibuyas. Teka, kamayin mo na yan. Magkamay tayo dito ng tapa. Sausaw natin. I-drop the bomb natin dyan. Sinusukaan. Okay, ha? Pati yung mga morkon. Nakakatuwa yung tulad niya, mga kaptos yan. Mayroon siyang itlog sa gitna. Ah. Ay, ganyan naman ang morkon eh. Pero yung pagkakahiwa, nakagutong tignan. Sabaw ng bulalo. Mayroon siya ng bulalo dito. Yan, ha? Higop muna bago kain. Ang sarap, mainit pa yan, Tol! Mainit, ang sarap. Bitawan na natin ito. Tama na to. Gusto ko rin ng morkon mo eh. Oo, Tol. Ito tayo sa kanin. Ito, may mga itlog pang nalaglag oh. Ayan o. Ito, ang ganda nito. Kakamayin mo yan. Patungan mo ng kanin. Ay, ako. Pinagkaiba nga pala ng mechado, mga kags, parang hindi kayo malito. Pare-pares kasi kulay ng sabaw. Ito, patatas. Saka yung hiwa. Madidistinguish mo kung mechado siya o kaldereta. Nabasa ko sa labas, yun sa may signage nila. Since 1970s. Oo, Tol. Legendary na to. Mm. Katulad nga ng kinwento natin noon, nung nagkamanaba episode kami, isa to sa mga dinaano namin. Yung tinikman natin doon, yung sinasandila, at saka itong kaldereta. Ang masasabi ko sa kaldereta, mga kaps, consistent siya. Kasi kung ano yung lasa noon, nung una kami pumunta, pati yung lasa niya ngayon, yung hint ko pa nga doon, parang siyang may pork and beans, parang ganun. Ibig sabihin, consistent sila. Kapisado nila yung ginagawa nila. Kung sino man nagluto nito, hindi nila nababago. At narinig ko kayo niya, Tol.
dun sa interview ni Ma'am. Diba? Ang tagal na nga ng mga staff nila rito. So yung consistency malamang na pinag-uusapan natin ngayon, mula pa nung 1970s yun. Diba? Kasi nasabi rin kanina na parang ipinamana na yung recipe, parang ganyan. Ganun nakatagal yung timplahan na ganito, yung lutuan na ganito dito sa Petron. Tama, tol. Yung consistency talaga ay malaking bagay kapag meron kang isang business na kainan, negosyo, na restaurant man yan, karinderya, o maliit na pwesto lang. Mm-hmm. Ang importante lang naman dyan is consistent tayo dun sa plaza na ibinibigay natin sa customer para balik-balikan tayo. Katulad nito, binalikan namin, consistent pa rin eh. Mm. Yung lasa, yun pa din. Kung paano namin siya nagustuhan last time, gusto pa rin namin siya ngayon. Tsaka tol, may dagdag natin sa consistency. Yung look nito nga Petron, ang dami nilang mga design dito, mga nakadikit sa pader, yung mga signage, na alam mong luma na. Tsaka tol, para kang ano, alam niyo yung mga kaps, yung pag nanood kayo yung lumang pelikula, mga goons, nagiinuman sila dun sa parang restaurant na may mga nakalatag na din. Ganito ang itsura dito, lumang-luma na karinderya o restaurant. Ultimo yung telephone, meron pa sila dyan sa labas. So, syempre, hindi na maandar yun, pero nandyan pa rin. Kumbaga, yung feels nung luma, kung anumang era yan, 80s, 70s, nandito pa rin. Wala silang planong baguhin. Kasi nga, halimbawa, napalayo ka, nataga dito, tapos pagbalik mo, ganito pa rin siya. Alam mo naman, pagkakain ka, di ba? Hindi lang yung lasa eh. Minsan, may naaalala ka kapag kumakain ka sa isang lugar. Yung mga signage na nabanggit ko kanina, yung menu nila tol, pag tinignan mo yun, alam mong luma. Kasi yung mga gamit na font, pintura, lahat ng elemento ng signage na sa labas, luma talaga. Di ba, Chewens? Lumama. Saka ano tol, yung signage ng ulam mismo, yung nakasulat, alam mo, nakasulat, Caldereta or Gorgon. Alam mo yung mga sa jeepney, yung mga masada, ganun yung font din na gamit. Usapang luma, ito ay lumang karinderya, legendary. Parang sabi nga eh, hindi ka taga na botas kung hindi mo pa natikman yung mga pagkain dito. Mm-hmm. Or kung hindi mo, at least alam mo man lang to kung taga na botas ka. Parang ganun. Pagpasok natin kanina, habang naglalakad kami, papasok. Para tayong pumasok ng museum. Para tayong bumalik sa nakaraan. Parang ganun yung pakiramdam. Yun ang bida dito. Oo. Classic feels. Diba, Juwens? Classic feels, Juwens. Kain muna tayo. Kain muna tayo, Tol. Dami natin kinwento. Let's go. Re-refill lang ako. Refill, Tol. Kain na tayo ulit. Okay din talaga mga kap. Parang ito yung something na ito yung pagkain o ito yung kainan na babalikan mo. Ito yung mga kainan din na halos hindi mo na kailangan i-vlog to eh. Totoo. Baga kilala na siya dito, hindi lang ka nakikita sa social media pero yung mga lokal, sigurado kabisado nila to. Marami rin nagpapatunay sa comment section nung galing tayo dito last time. Parang dito daw sila kumakain, buti daw na vlog. Kasi alam ko hindi nagpapamasyadong nagpapasocial media to eh. Yung Petron, kumbaga minimaintain nga nila yung luma. E nung panahon, wala naman social media. Oo nga. Wala naman kahit nung ganun. So, ito yung mga something na hindi mo nakilala sa social media. Pero kami kasi, inimbitahan tayo bumalik nila, Mama at Sir. Kaya malaking pasalamat po sa inyo na inimbitahan nyo kami. Na-appreciate nyo po yung gawa natin dun sa Kama Naba episode. Tsaka tol, ako, may bukod na marka na ng Petron sa puso ko. Dahil nung birthday ko, binigyan nila ako ng cake. Oo, yun ang talaga naaalala ko rito. Isipin mo yun, bumisita lang po kami nun. As in, dadaan lang talaga. Wala kaming balak na ipakita lahat. Kasi wala rin naman time para gawin yun dahil Kama Naba episode lang yun. So, baga, talong-talong lang yun na mabibili. Eh yun nga, nakita nila mami na sir yung naging nangyari dun sa episode natin, parang something na bitin. Oo. So, inimbitahan tayong bumalik para ma-fully picture natin na matikman lahat ng pagkain dito at may pakita sa inyo mga kaps. So, yun yung mga nandito. Tsaka in a way, yung pagbablog natin ngayon, para ma-preserve pa, no? Yung legacy nga nitong Petron, dahil nga parang 50 years na siya, dahil mula 70s, nakatayo na to rito. So, dahil naka-upload nga itong vlog na to, hanggang sa dako paroon ng ating mga buhay, Chewens. Mapapanood na to, di ba? Kumbaga, ito yung way para maipakilala sa mga susunod pa. Na henerasyon. Yan, itong Petron. Sayang naman kasi kung bigla na lang siyang literal na maluluma lang nang hindi na magpo-progress. Gusto kami, nung unang punta namin, nagustuhan namin. Kapangalawan punta namin, nagustuhan pa rin namin. Sana kapag kayo, yung first time yung matikman to, magustuhan nyo rin. Ganun naman yun eh. Oh, gusto siyempre, may mga times na hindi naman natin control. So,
yung mga araw na ganyan, kahit sa business ganun. At dahil nga consistent sila, nag-iwan na pala kami ng Team Galas TV sticker dito noong nagkamanaba episode, pero naglagay pa rin ako ng another sticker dito dahil talaga naman at totoo namang manyaman Kenny. Uy, alam ko, dahil galing tayo rito, hindi pa outro yan. Yun, buti na alaala mo yun. Kasi ito na nga, Tol. Kanina pa natin pinag-uusapan. Malamang nasa 50 years na itong Petron. Dahil mula 70s. 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, 2020s na ngayon. Wala pa to. Wala pa, binibuild up pa lang eh. Setup pa lang to. Bakit yun, parang wala siya sa timing ka lang. Nauna rin. Setup pa lang. Suwens ha, pigilan mo sarili mo. Setup pa lang to. Okay. O, di yun na nga. 50 years, hanggang ngayon, going strong, masarap ang pagkain, maayos ang paligid. Pinabalik-balikan niya ng mga taga rito na sana kahit hindi taga na Botas, eh dayuin itong Petron para ma-experience nyo rin yung na-experience namin dito. Tama. Kaya naman! Yan! Yan dapat! Petron 143 mula 70s, Manyaman Kenny! Petron! Petron! 50 years lang around! Petron! Petron! 50 years lang around! Menu nila so fine! Mga staff ay kind! Tara, let's... Tara at mag-food-trip! Petron 143 mula 70s, Manyaman Kenny! Petron, yeah! Hey! Yeah! At dahil po sa sobrang luma ng tema, ito yung ginamit CD, tumatalon pa. Remix, Tol. Ganda nung Tol, ah. Gusto ko pa matinin, tininin. Wala hey! Pagsak na natin agad at isang tek, parang! Kung umabot kayo dito, sana inatikman nyo o sana nagustuhan nyo itong mga hinain na putahe ng Petron para sa ating lahat. Sana nag-enjoy kayo at sana ay napakanta o napasayaw man lang kayo ng kanta ni Mayor TV. Pero kung hindi naman, ulitin natin. Let's check! Petron 143 mula 70s, Manyaman Kenny! Petron! Ano nga yun? Petron, 50 years now around. Petron, 50 years now around. Menu nila so fine, mga staff ay kind. Tara at mag-food trip. Petron 143 mula 70s, Manyaman Kenny. Petron, 50 years now around! Akala ko mag-telepid chorus ka pa eh! Petron, yeah! Alright! Ay, first time nagustuhan! Nagustuhan ng lahat, Tol! Sana nagustuhan din ang mga kaps natin. Nagustuhan namin, mga kaps. Sana nagustuhan nyo. Palakpakan natin siya sa comment section. Ni Carter. Ni Carter. Tumatawa ka pa, Brian McLean. Cub Street Boys. Ginawa na namin to eh sa... Taiwan, no? Sa Taiwan, pwede kayong mag-chopstick. Cause Taiwan, it's that way. Ayun, sana nag-enjoy kayo. Sana na ma-try nyo naman itong mga ganitong kainan, mga legendary na para lang hindi mamatay yung trend nila. Yun, subukan nyo to, caldereta. Ito, masarap to. Okay to. Morcon. Okay yan. Ito rin tapa, Tol. Ay, oo, yan pa. Bestseller nga yan. Hindi tapa. Sila nagkamali na yan ang bestseller nila, yung tapa. So, Petron nga ang pangalan nito. Petron Restaurant, North Bay Boulevard, Navotas. Yan. Kompleto information nyo. Sana napasyal namin kayo today. Bumalik lang tayo na Navotas. Pero marami pa talagang hole in the wall sa lugar na ito. Sana nabigyan namin kayo ng ngiti. Dahil ang ngiti ay nakakawa. Kaya, ngiti-ngiti lang tayong katulad dito. Parang alam ko yun, Tol. Anong ngiti ito? Ngiti ni Carter. Nakahula din. Pogi! Pogi. Pilno-pilni.
50 years lang around. Ako po si Kamster. At ako po si Nick Carter, Mayor TV. Last time ikaw si 50 Cent. At ito ang Tini TV 2 kay 24 na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. No, huwag nyo makakalimutan at lagi nyo tatandaan. Ay, meron nga pala tayo. Oy, pati yung drinks natin dito, kulay orange. Oo, tol. Yung mga sarsa, kulay orange. Huwag kayong malilito sa kaldereta, asado, mechado, at mga ano-anong kulay, mga kabs. Kompleto cheers. Dito. Cheers. Ay, Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Peace out! Go, Miss Carter! From rapper to boy band! Yeah. Years na mo round! Ano kasi? Petron! Petron! 50 years na mo round! Petron! Petron! 50 years na mo round! Ito na lang kaya magtakip Petron. Ngayon! 50 years na mo round! Ayaw pa tumakin! Cool! Saka mo na pagod na ako! Ay, teka lang! Teka lang! Teka lang! Ano yan? Meron na pong Billy Passion upload! Ay, meron na! Ang lang iniintay. Ayan na! Mga nagko-comment na wala naman daw upload. Ayan na! Meron na po! Meron na! Oo, takpan mo na yan para mapanood nila! Check 8:28 AM. Good morning, tol. Dito na ako unang nag-time check. Good morning, tol. Nag-refill ka na naman. Oo, tol. Kailangan eh. Nung isang episode, nag-refill ka ulit. Di ba ba? 100 pieces na naman, tol. Kasi naman, dalawang sunod na upload, QC. Oo nga, no? Dalawang sunod eh. At saka marami tayong caps na taga-QC nga. Kaya shoutout ulit po sa inyo mga taga-QC. Salamat sa suporta sa Namprick. Ito po ang leader ng mga QC gang. ng Namprick gang. Nung isang episode lang, nag-refill ka na naman ng Namprick. Ngayon, tol? Meron na naman. Eh, syempre. Dalawang sunod. Hindi po same day yun, ha? Magkaiba to. Oo. Oh. Ito na, sa Manila kami. Ito na naman, no? Oo. Grabe, habang nagbo-bonus trips kami, mayroon dumadaan na Namprick. Si Wensi ba yan? Hindi! Ha? Hindi ka, hindi ka ba nakita si Wensi? Asa ba ayun, si Wensi? Ayun, si Wensi! Ayun! Ayan, bidang-bida dun sa uli natin o dun sa isa nating upload. Akala yan ko. Po, si Wensi. Sa mga panahon na to, tol, hindi pa natutuloy yung pinag-usapan natin kay immigration officer. Ayo. Pero malapit na. Eh kasi naman tol, hindi niya kinausap eh. Tayo yung dumaldal. Kaya nga eh. Wensi Sanchez po, immigration officer. Siya po si Wensi Sanchez. Ayan, hintayin niyo po sa Merlion. Next destination, let's go. Uy, grabe ka naman, Jumbo. Uy, grabe. Pero parang nauna ka tol. Nauna lang ako mabas. Pakuha pa lang, Jim. Hawak mo na eh. Hinawakan ko lang, kinain niyo. Sino nauna? Eto, mukbanger to eh. Oo. Yan, clubhouse lang yung ipagaling ulit sa Petron. Nung dati, birthday ni Mayor, yan, habang nagkukwento ako. Dati pumunta kami dito, birthday ni Mayor, nagbigay din sila ng mga food. Ayan naman, clubhouse sandwich. Tayo eh, kapi-kapi lang tayo dito. Ayan, si Chuenz. Kain ka muna, Chuenz! Narito ang mga kaganapan habang nagsushoot dito sa Petron Restaurant. Ayun po si Chuenz. Kumukuha, nag-i-establish ng mga ulam shot. Ayun po si camerawoman, kumukuha ng sandok siya. At ito naman po, si Jumbo na cameraman din, nakatayo lang at nakatunganga. At ako'y nagsushoot ng bonus clip. Alright! Ay, ba't ganun? Yung ulam natin puro baka. Oh, tinan mo yung team namin mga kabs. Sila naman ang makain ngayon. Yan o. Isay-isay natin to. Oo, oh, merong sisig dito. Hindi kanya, parang nagbablog pa. Oh, sige, paano? Oh. Sige. Meron ditong sisig. Meron yung sweet and sour fish. Merong lumpiang sariwa. Merong lumpiang Shanghai. Merong daing na bangus at fried talong. Ay, may dumating pa nga, o. Grabe naman! Grabe naman po nila. Tawala daw, grabe! Mukbanger yan? Ay, mukbanger yan? Lahat ng yan ay matitikman dito sa Petron Restaurant. Sa Tinakurya. Ano? Fishing capital of the Philippines. Number one! Feature one! Okay, ganito. Oh, meron kang pasit! Tol, pwede ba mag-request? Oh, na-request mo, Tol. Sunod sila naman mag-taste test. Tayo naman yung sa camera. Tayo naman mag-camera. Uy, may nabasa akong ganyan, Tol. Diba? Na-request. Oo, may nag-request nga na ganun. Sige, sige. Next time, ire-review po nila. Meron pa dito, ano yun? Pugo. Tapos, meron din po nagtatanong. Ito, gawin na lang natin segment to para batiin yung mga nagko-comment. Yeah. Ito yung segment ng bonus clip na gusto nating i-appreciate yeah. yung mga nagko-comment sa atin. Lalong-lalo na po
si Dubious Underground. Nagpadala ng dirhams na worth 100. Yan, ang sabi niya, sa may kanto lang sa amin to. Salamat daw sa pag-share ng mga small food business. Wish you more power and success. Watching from Dubai. Uy, read more. Baka may karuntong pa eh. Oh, P.S. Si Mayor TV, lodi talaga sa paggawa ng mga jingle. Ha ha ha. Naka-offend yung tawa mo. Lupit mo talaga, been watching since How to Sing Like. Uy! Uy, salamat. Salamat ano siya, po. Purap? Maraming salamat ulit. Shoutout ulit kay Dubious Underground. From Dubai. Yeah. Maganda dyan sa Dubai. Punta tayo dyan minsan. Dirham pala yon yung AED. Alam ko nasa worth, ano yun, 1,500 pesos sa pera natin. Thank you. Hindi naman po necessary ha. Hindi po kailangan magpadala doon. Pero na-appreciate po namin yung ganung ginawa nyo. Thank you very much po. Nakikita nyo yung value ng pinapasyalan natin, yung mga pinaghihirapan natin. Shout out po sa inyo. Kung gusto nyo po na talagang straight na magpadala, yung GCash number ko ay nasa description. Hindi ganun. Ito po yung GCash number ko. Kumbaga binati lang po namin yung special, yung mga ganung comment. At saka meron din nag-comment ulit. Ito. Ano sabi? Mabalik tayo sa pagbobonus clip. May nag-comment, bakit daw dalawa ang cameraman ng Team Galas TV? Paano yung dalawa? Yun nga yung reply ang question. Chantal po sa'yo, nakalimutan ko yung pangalan. Dalawa po yung nakikita niyong cameraman sa camera. Sinong humahawak nung camera, nung kinakamera, yung cameraman na dalawa? Ano yan, ha? Inception niya. Ayun, confirm lang po namin, tatlo po ang cameraman. Oo, kasi kung dalawang cameraman yung nakikita niyo sa video, malamang may kumukuha ng video dun sa dalawang cameraman na nakita niyo. Tama po yun. Oo. At yung pong isang cameraman na yun, yung pangatlong camera, hindi naman siya pangatlong camera, siya po ang OG yes. cameraman since first episode, ay nandito din po. Yun. Yan si Camera Woman. Yay! Go! Sila po sa camera. Wala pong absent yan. Lahat po nang napanood yung video, nandyan si Camera Woman. Yeah. Yan ang OG camera. Parang naiiyak ba ito? Kaya tawid po tayo sa Cubstess channel. Marami pa po kami ilalabas doon. Hindi ko lang alam sa ngayon kung ano yung kasunod. Nag-iisip pa ako. Bigyan niyo po ang idea. Siguro tol, comment sila rito. O kaya mas maganda, doon kayo sa Cubstess na video mag-comment. Tama. Para mas marami tayong mabasa ng suggestion. Kasi kapag nagkaka-comment yun, kumbaga sa Facebook, na-up kahit pa paano. Aandam yung channel. Uy, pero hindi naman yun yung ano natin. Gusto lang natin malaman kung ano yung sa loobin nila. Pero mas active kasi yung channel, mas aandar siya, mas a-uploadan natin siya. Ayun, totoo. Kasi kung hindi naman umaandar yun, focus lang ako dito. Oo. At yung kanila. Eto, ma-share ko lang sa'yo. Mm. Si Dayte, hindi siya makakain. Bakit? Kasi nandito tayo sa pwede. Nandito tayo sa pwede niya. Oo. Si ma'am din, hindi makalabas eh. Sorry po. Sorry po sa inyo. Sige na. Kumain ka na. Meron kaming nakitang cellphone ni Doraemon dito at may pinlano po si Billy Passion na prank. Inabot mo lang sa akin ito eh. Kanina ba yan? Hindi ako yung nagplano nito ha. Hindi ako nagplano nito day ha. Kanina? Day-day. Day-day. Yung isa po namin kasama, si Day-day. Kung saan niya iniwan si Doraemon. Eh malamang to, hanggang ngayon, hindi niya alam na wala yung cellphone. Oo. Hindi lumalabas eh. Pinatago nito eh. So ito, pinapatago sa IDB Libation. Tapos tignan natin magiging reaction ni Day-day. Pagpasok mo na sa loob, naghahanap na yun. Sige natin well, maghahanap. Well, kung hindi siya naghahanap at talagang nakalimutan niya, fail po ang itong prank na to. Hindi ha, tatawid ng mga susunod na episode yan. Oo, tara. Cellphone daw ni Day-Day nawawala. Ha? Cellphone ni Day-Day nawawala. Cellphone ni Day-Day. Punta na, punta. Saan ba nilagay? Natawa ko, nagkaganyan. Cellphone ni Day-Day nawawala. Ano ba yan? Naka-silent ba yan? Naka-silent? Wala. Cellphone yung dinala. Contento, no? Mamaya, nawala mo nga. Dito, nandito lang sa tabi. Ano ba basura? Sa lamesa. Paano nakit Chewens? Ba'y Chewens? Chewens, ating trip ko eh. Ante uwi. Asa? Tumutunog ka! Tumutunog! Tumutunog! Pagpapalit ko sa inyo! Pansinin nyo,
kasi yung pinakatahimik. Chew it. Bigla ka lang salita. Hindi ko lang nilagay, Dave. Oo, sa lamesa. Ito yung machine, no? Ayan, no? Ano yun? Parang ikaw kaya din. Di ba, wala sa kan dito, no? Wala sa kan. Pasyo, pinakas, eh? Ano ang pinag-usapan? Asylum ba? Kaya ka tinatawagan. Ano ba tinatawagan sa panahon na to? Ano, landline? Okay, may mga gamit kayo nilalapag sila. Meron na lang po, kung iPhone po ang gamit niyo, malalak lang din po yun. Tingnan mo dyan. Ano naman dyan? Well, see, labas muna. Wala, wala. Wala lalapag. Nagsilbing aral po, itong video nito. Na hindi po nilalatas kung saan-saan ang cellphone na gawin mo. Pero natin yung bulo! Pero hindi ko ba? Hindi ko ba? Ayun! Alam mo kung sino nalutot niyan? Hindi mo. Hindi mo? Go pala yun eh. Pasyon yung sasko. Sorry ka! Sorry ka, Idey Day! Bigyan mo na yung ender to. Dito na to. I want to say sorry. Wow! Wow! For what I... ang gana din. Napalawan niyo ba siya, Day? Opo, opo. Ang totoo niyan. Ang ulat kayo. Oh, kumpalay! Kumpalay, kumpalay! Dito may saan siya nakalapag, di ba? Oo. Tsaka hindi dito nakalapag. Saan? Sa upuan. Wait. Ah, sa loob. Doon na kuma. Sa loob eh. Hindi dito. Ito ay pag-ibig aral. Yan. Yan. Para kung nakiwan ng mga importanteng bagay sa buwan. Yan. Ngayon, kumakas. Hindi, si Day-Day, baka may sabihin. Ano ang gusto mong sabihin? Mga Cubs, huwag niyo pong iniwan ang mga gamit kung saan-saan. Yan! Bakit? Bakit? Baka mawawala, baka hindi niyo alam kung saan malalagay niyo. Ano? Ano dito mo?